Welcome to my vlog, darling Nans. Kamusta ang lahat? Client ko pala ito, pinapaliguan ko. Ayan na. Nag-training pa ako sa David Salon Academy dito sa Maynila. Ang next step natin dito ay i-blower ko si client. Tap bago natin lagyan ng medisina at tuturuan ako ni Miss Risi. Elastic, diba? Kung baka na-rebanded yung buhok niya, eh sabi niya na-rebanded siya, pero alam mo yung matibay pa rin. See, okay, so wala mo dyan ka ba dito. Pero eto, yung texture nito, maano mo texture ng buhok niya? Ipo ang ating elasticity. Ano yung jet? O, okay siya, elastic, no? Let me check. Okay, elastic. Okay. Okay. Texture. Coarse ba siya or fine? Normal. Fine. Fine. May maskin ba po dito, ma'am? Ito yung normal. Ang coarse po, mas makapal pa dito. Ito sobrang kapal po yung panghila ng barko. Ayun, fine yan yung kanina yung matanda. Ayun yun sa kanya. Yeah. Ito normal. Yes. So ngayon, kailan yung re-band niya? Last re-band. September. Texture na sa coarse siya. Hindi, normal. Normal pala. Sorry. Yan na lang mo kayo. Yung kanyang mas kalpon siya na kanyang man. Kanyang man. Okay. So, okay na. Yung kanyang huling reban niya, last reban. Kanyang, check na natin. Check na natin. Okay. Ang kanyang last reban kailan? September. September, 6 months ago. So, ang regrowth niya, inches. Kasi sa isang buwan, ang tubo ng buhok natin is half inch. So, sa 6 months, 3 inches natin yung buhok. So, ito lang yung ribag sa kanya. May kulay ang buhok. Ito may kulay. Eh, i-ribag na lang yun. Ito lang yung ribag natin. Yung ribag natin, diba? Kasi ito, walang kulay. Walang kulay. So, ito yung ribag natin. Lagyan mo doon, oh. Walang kulay ang buhok. Color. Virgin hair. So, ngayon, ang hair niya, lalagyan natin ng pre-treatment. Lalagyan natin yung treatment, yung buhok na nireban. Kasi nga sa kanya, kita mo, di ba? Ang nireban sa kanya yung may kulay. Kasi sinabi siguro kulay, tsaka nireban, nagsabay, di ba? So ngayon, lalagyan yung treatment ko sa may kulay kung dati nireban, ang ganyan yung buhok, ha? Pwede sa treatment. Additional to the previous nireban. Ang ganda. Mag-wantis po tayo, ma'am. Yan po nalang kwantis. Kasi gabi pang rin bago. Mag-wantis po. Uy! Ito kasi siya sa video. Pag-ita doon. Uy! Mag-wantis. Ano ka ba? Gusto? Masamay na makikita sa video. Kasi magtuturo namin. Matago ako sa video. Sa name area po kasi yan po ang pinaka most
physician. Kasi yung pinaka-healthiest part ng buhok. Kasi yung change the exposed, tago, yan. Man, yung amount ko pa lang ganyan madami, ma'am. Damihan mo, hindi pwede mo. May budget po tayo, ma'am. Damihan mo pa, ma'am. Damihan mo pa. Yan. Ayan yung sa amount natin, yung saktong amount. Hindi kulang, hindi na sobra-sobra. Yan. Kasi pag natuyuan yan, may possibility hindi siya ma-straight. Ano po, ha? Kaya kasi matitira mo, sobrang may tuus pa rin ako na ayaw. Kaya ganda ko po ng kapatid. Ang mga kalakan. Hindi ko. Hindi ko. Hindi ko. Tinitis ko yan every 10 minutes, 10, 20 minutes, and now that time is 30 minutes na yan. Inutusan ako ni Miss Rizzi na i-check ko kung yung nut niya ay hindi na gumagalaw at malambot na yung buhok. Yan na nga. Binabandawan ko na si client. At syempre, ayan, ibablower ko na kasi natin na si Miss Macy. Lalagyan mo naman ito, isyong dati nireban. Huwag natin nireban natin. Ito yung lapas ko ng konti, ha? Lalagyan ito. Huwag masyado yung ano siya lalagyan ito. Hello po, shout out po sa senior ko na kami. Shower out. Shower out. Fresh. Fresh. Ayun po, mag-extend po. Ito po, extend siya. Dahil umuwi siya, hindi siya nagpaalam. Si Jason po. Si Jason po yun. Mag-extend. Makapalay po. Dahil dyan, extend po sila. Sa ngayon, ito mo niya, kasi babalik ako dito for coloring niya naman. Maganda yung hair coloring sis. Oo, babalik ako dito. Ang, pero, ano, ang learning sa color analysis. Malo. Ako na, i-enhance ko lang at meron akong set. Iba-iba naman kasi yung color, ha? Oo, sa color na. Ang sabi, ano ang color? Hindi. May colorant na accurate sa clear. Pero may nag-offer na sa akin, pero di ako sure na kaya ko bago ng ano. Yan din yung ingrid mo. Sa akin na si, ano, the question is, do you think ma-apply mo ulit ba sa caregiving? No. Ang kinaka pa lang, yan, nasa ulit ang caregiving ko. Pero nakalain ka pala yung ka na? Sa kanila at natin sa caregiver. So, dalawa yung choice ko. Kasi, pag nasa Pinas na eh. Oo, ikaw talaga yun. Stylist lang. Pinapanay. Yung caregiver ka, the same time hairstylist. Pero, tago yung ano mo. Yun. Ang diretso na kayo mo. Ano ni? Ano, gundang na yung buhok na kaya.
Ibu-blower ko na si client dahil magpa-plancha na kami. At syempre, tuturuan ako nung trainee nila na pasado na. Nagpa-plancha na kami niyan. Syempre, hindi naman sasabing tuturuan ka, pero talagang sinasabayan na lang niya ako dahil yun ang sabi ni Miss Racy. So, tinitinan ko pa na siya mag-plancha kung magkasing pareho ba kami. So, same lang din naman. Wala namang nagbago. Eh maganda pa rin yung may katulong ka talaga sa paggawa ng buhok, pagplantsa. Pero kung may mali ka, i-check naman nila. Pero perfect. Wala naman silang nasabi sa akin kasi sabi nga nila, sige, bigyan niya na ng certificate yan dahil okay na okay siya at hindi ako na worried na gumagawa ng buhok dahil wala, alam na niya eh. Yan sabi nila. Cute na nga. Yun na nga, darling, yun, nakafocus. Nakafocus talaga siya. La, sige. Oh, yan. Tsaka sabi ko sa client ko, mag-react ka lang ha kung masakit. Pero di naman siya nagre-react na masakit eh. O pala ka nagtitiis lang. Charot! Pero alam ko, hindi masakit eh. Sa likod naman kami na part na nag-plancha. So, ayan na nga. Siyempre, spend time lang naman. Sa mga nagtatanong nga pala kung paano ako napunta dyan, nagpunta ako sa sarili ko na para mag-trainee sa kanilang school. Dahil yung mga kasamahan ko dyan is malapit na lang matapos dahil 45 days ang kinukuha nila. Ako kasi, ilang araw lang kinuha ko sa trainee dahil sobrang mahal, no? Siyempre, di ko naman kakayanin yung 45K yun. So, kung ano lang yung one course muna kinuha ko, kung ano lang yung kaya ng bulsa ko. And then, pwede naman akong bumalik dun kung gusto ko sa another course na naman. Kasi basic sila eh. So, per basic, per courses. And then, magkaiba yung presyo. So, sa susunod, pag magkaya na ng bulsa ko na kumuha ng other course, pwede akong bumalik doon para mag-training. Yung David Salon Academy, yung salon ng David's, is recommended po talaga siya sa ibang bansa. Kaya naman ako nag-training dahil may balak akong mag-apply sa mga agency na nag-hire for ibang country. Sa ibang country ha, kasi mas malaki yung sahuran. Kung dito naman sa Manila, malaki rin naman yung percent at commission na binibigay nila. Kaya lang, mas masarap pa rin talaga yung nasa ibang bansa ka, kasi iba talaga yung level up ng sahuran. And then, syempre, maka-experience ka rin sa ibang bansa, no? Kung paano ka mag-work. So, yun na nga, pinatrabaho ko, nagsipag ako, malayo yung biyahe, kahit ulan niya nung nakaraang nagbiyahe ako kay para lang sa mag-eskwela ko.
And then, yung boses ko nga eh, kasi may sipon pa ako, obo. Tsaka nilagnat ako nung nakaraang ano, bago nag-training, kinabukasan nag-training na. Pero kinakaya ko. So, ngayon, ang ginagawa naman namin nung training ay maglagay kami ng hot oil. Ay, hindi na rin. David na pala yan guys, nabigla kami nung pumasok siya kasi tinignan yung gamot na nandyan sa mga entrance. And then, nag-check siya sa mga tao, sa mga nag-training. Saglit lang, sumilip siya. Kasi nasa taas lang siya sa fourth floor to fifth floor siya ata nag-stay. Kasi yung sarili, yung building niya is may sariling elevator. Sa kanya po talaga yung lahat. Sa second floor yung Reban, third floor naman yung mga faults pa, mga PD, ganon. So, sumilip siya dyan sa mga training. At syempre, nakita niya kami. Mabuhay! Mabuhay! Talaga po yung neutralizer, hindi mo kailangan lawang-lawa sa roots, ha? May na po na malagyan yung mga parts from here na nilagyan natin na rebonding cream or softening cream. Ano po ginagawa ng neutralizer sa buhok? Closure? Pangla? Pangla. Parang closure, parang dala siya lamang, no? Wala may closure. Yeah. Okay, lagpas mo ng call. Gusto ko sa natin sinuklo yung buka nila. Sige pa. Yan. Kasi pag meron kang hearing na miss, nung suklo yan, nakapagay lang neutralizer, hindi ba yung straight yun? Kapagot lalo yun. Okay, go. Patingin. Nakababad yun ang buhok niya ng 10 minutes bago kami magbadlaw. Ito na yung pinaka-brochure sa second stage ng Reban. After nito, babadlawan namin. Babadlawan ko. And then, ito yung pinaka-conditioner. Itong Firm Post Treatment. Wella na brand. So, pinakalak na siya sa Reban din para hindi na siya, hindi siya kukulot at hindi yung patuloy na yung strip niya. Binabanlawan ko na si client and then i-blower ko na rin siya para matuyo yung buhok niya. At gugupitan namin si client ng patring lang naman para gusto ko niya kasi medyo makapal tingnan yung buhok niya kasi mahaba ang buhok niya, kailangan ang nipis sa dulo. Kaya nag-request siya sa akin na bawasan ko ng mga kaya. So, yun na nga guys. Tapos na! Ito yung tinatawag na Keraban. Ang silky niya, oh. Natural. Parang natural locks lang siya, oh. Ganda? Yan, alagang David yan. May kulay na yung buhok niya bago ni Reban. Parang natural lang. Wow, silky.